As we reported earlier, the National Telecommunications Commission has issued a cease and desist order against ABS-CBN. The NTC directed the media giant to stop its TV and radio broadcasts, saying it no longer has a valid and subsisting congressional franchise. We'll be speaking now to Laguna 3rd District Representative Sol Aragones about this issue. Congresswoman Sol, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon, Tony, at magandang hapon po sa lahat ng inyong taga-panood. Nakinita nyo ba o inaasahan nyo ba na ganito ang magiging desisyon ng NTC gayong nung mga nakaraang hearing, lalo na sa Senado, ay parang nabanggit naman ng NTC, DOJ, na wala namang hadlang para bigyan ng provisional authority ang ABS-CBN na magpatuloy muna? Tony, ito ay ikinagulat natin at ikinadismaya dahil ang inaasahan ko sana na ilalabas ngayon ng NTC ay ang provisional authority para magpatuloy ng pag-ere ang ABS-CBN habang ito nga ay dinidinig sa Kongreso, pero kabaliktad na nito ang lumabas ngayon. Bakit? Kasi sa natatandaan ko, nung March 10 kung saan nagkaroon ng hearing ang Committee on Franchise at isa ang NTC sa mga naging resource speakers doon, opo, ay naitanungan natin yung paglabas o pag-iso nila nitong provisional authority para sa ABS-CBN. At ito ay inasahan natin dahil ito ay napag-usapan nung oras na yon. So ang hinihintay natin, ilalabas na lamang nila ngayon. Hindi lang natin maunawaan kung bakit iba ang inilabas at hindi ito. Ngayong mismong ang chairman ng Committee on Franchise ay sa isa natin at si Speaker sa paniniwala na kung ang House of Representatives nga ay may kapangyarihan para magbigay ng franchise sa isang institusyon, ito pa ba provisional authority ang hindi pwedeng saklaw ng kapangyarihan ng Kongreso? So, sa ganitong aspeto na kailangan pa mag-schedule ng mga hearings sa Kongreso para dinggin nga itong mga panukala para mabigyan ng panibagong prangkisa ang ABS-CBN, hindi kaya nagiging mas imperative, no, para sa House na bilisan na yung proseso? Ano pa ba ang kailangan gawin nito? Actually, nabanggit naman ni Speaker Alan Peter Cayetano na ito naman ay magkakaroon ng schedule para dito. Dangan nga lamang at nagkaroon nga nitong COVID-19. Pero balikan ko lang, Tony, yung kwento ng NTC na ang sa atin nga, sinabi ni Speaker ng Committee on Franchise, mag-hearing naman kami dito, mag-schedule kami. Kundi nga lang nagkaroon ng COVID-19, ang sa atin lang, sana ang pinag-usapan noong March 10 ay sana ay inonor at sana ay ang nailabas ngayong araw na ito, yung provisional authority nga na magpatuloy pa sa ere itong ABS. Hindi lang ako nagulat dito, marami kami nagulat na bakit ito yung lumabas ngayong araw na ito. Sa palagay po ba ninyo, Congresswoman Sol, may kinalaman ito doon sa naging banta ni Solicitor General Jose Calida na maaaring kasuhan ang sinumang kawani ng DOJ o ng NTC na magbibigay nitong provisional authority dahil sa kanyang tinutukoy na sole authority na pagbibigay nga nitong siguro yung to broadcast, ano, ay nasa Kongreso at hindi dapat ito nanggagaling sa NTC mismo o sa DOJ. At sabi nga niya, kung meron bang kumilos laban sa ganitong provision ng konstitusyon, ay maaaring kasuhan. As of now, Tony, I can't speculate, pero nakinig ko kasi kahapon yung sinabi ni spokesperson Harry Roque sa ang sinasabi niya ay ang Malacañang ang pagtingin dito ay kung ano yung sasabihin ng NTC ay gagalang nila. At ang inasahan nga natin, babalik ulit ako doon sa pinag-usapan noong March 10 na ang ilalabas talaga ay ito, no? So
tingnan natin kung ano ang magiging sunod na hakbang ng Kongreso dito, dahil hindi pa kami, dahil nagulat nga rin na ako dito. Tingnan natin, magtatawag din tayo, alamin natin kung anong sunod na hakbang ng Kongreso dito, kung bakit hindi inonor ang pinag-usapan sa Committee on Franchises noong March 10 sa pagbibigay ng provisional authority sa ABS-CBN. Mm. At ang direktiba ng NTC, Congresswoman, ano, na sinasabi ay bibigyan ng 10 araw na parang palugit itong ABS-CBN matapos nga natanggapin itong cease and desist order, na magbigay ng kanyang paliwanag kung bakit hindi daw dapat bawiin yung mga frequencies na nakalaan dito, no? So habang hinihintay pa ho ba yung 10 days na makasagot ang ABS-CBN sa direktibang ito, ay maaring may gawin na ang Kongreso para solusyunan ito? Sa ngayon ay aalamin muna natin sa House of Representatives kung anong sunod na gagawin, at mag-a-update tayo kung anong ating mapapag-usapan sa susunod na hakbang dito, Tony. Mm-hmm. Meron po ba kayong nakakausap, Congresswoman Sol, sa mga katuwang ninyo sa Senado? Kung paano po nyo maaaring mapabilis ang proseso ng pagdidinig dito sa mga franchise proposals? Sa ngayon, nakita naman kung maghiwalay kasi. So sa House, ito yung mga nakakausap natin. At ito nga, isa rin yung stand nung ibang nakakausap natin na kumbaga ay ang Senado ay kumikilos bilang isang institusyon at Kongreso ay kumikilos bilang isang institusyon. Pero ang maganda nun, Tony, kung makikita mo, isa dulo talagang iisa eh. Iisa yung paniniwala namin ng Senado at ng Kongreso na dapat maglabas ng provisional authority, kasi during the hearing last March 10, may nag-cite pa nga eh. Nag-cite pa ng mga example ng mga institusyon na dati na dinidinig, habang dinidinig ay naglabas ng provisional authority ang NTC. Kung nagawa noon, bakit hindi pwede gawin ngayon? Kumbaga, ang tawag nila doon ay may precedent, no? Na maaring gawing batayan ng NTC para makapagbigay ng provisional authority. Hindi naman siyempre lingid sa kaalaman ng ating mga manonood at na tagapakinig na kayo ay dating kapamilya na nagtrabaho din mismo dito sa ABS-CBN ng ilang taon. Ano ang mensahe mo sa inyong mga dating kasama sa trabaho? Nako, ano ba ito? Magiging emotional na naman tayo nito. Ako kasi, Tony, may COVID-19. Maraming tao ang kailangan ng trabaho. Kung mawawala ang ABS-CBN, mas madadagdagan pa ang mga tao na mawawala ng trabaho. So yung panawagan natin sa NTC, tingnan din ho natin yung kapakanan ng bansa natin ngayon. Marami nang walang trabaho. Yung mga taga ABS-CBN, umaasa ho sila dito na pagkatapos ng araw ng May 4 kahapon, ay lalabas na ng NTC ang provisional authority para may pagpatuloy nilang kanilang buhay at magkaroon ng maayos na buhay ang kanilang mga pamilya. Kasi sa kanila, Tony, nag-emotional ako. Alam mo naman, 13 years ako nagtrabaho sa ABS-CBN. Minsan din akong nagtrabaho dyan at alam ko ang pakiramdam ng isang empleyado. At kaya talagang medyo very emotional ako dito sa franchise ng ABS. Pero umaasa pa rin ako at kumakapit pa rin ako doon sa pag-asa na maibibigay pa rin ito sa ABS-CBN para na lang po sa 11,000 na mga empleyado na umaasa na yung kanilang mga anak ay makakapag-aral at may kakainin pa sila sa kinabukasan dahil may trabaho pa sila na may bibigay gani sa ABS-CBN.
Congressman Sol, maraming salamat na binigyan niyo kami ng oras. Oo, at umaasa kami na sakasakali ay maririnig din naman natin kung ano ang saloobin ng liderato ng Kamara at ng Senado tungkol sa usaping ito. Congressman Sol Aragones, the 3rd District of Laguna, maraming salamat sa iyo, Congressman Sol. Maraming salamat.